Ito yung rason kung bakit yung mga taga-EBA-CBA na tunugan na siguro, si na Ted Filon, si Julius Babaw yung pinaka-latest, nagsipag-talunan na po ng ibang bakod na po sila kasi may mga assets din sila, may mga contacts na nakabulong siguro sa kanila. Wala na niya pare. Yung frequency ng ABS-CBN, mga kababayan, inaward na kay Manny Villar. Binigyan si Manny Villar, mga kababayan, ng provisional authority to operate sa frequency na dati, mga kababayan, hawak ng ABS-CBN. Tapos, may plano pa naman, mga kababayan, na mag-renew, mag-file ng panibagong application pala for franchise ng ABS-CBN after na mag-end, magtapos yung termino ni President Digong. At pag ang umupo si Bongbong Marcos, mga kababayan, as president, open pa naman si Bongbong Marcos to ABS-CBN. As long as, sabi ni Bongbong Marcos, makomply yung lahat na requirements ng gobyerno, walang problema sa kanya. But in this turn of events, ito ngayon, mga kababayan, parang permanente na to ah. Ganon talaga buhay po, mga kababayan, parang roller coaster lang. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Di ba? Ito yung balita ngayon, mga kababayan, sa Philippine Daily Inquirer. Billionaire Manny Villar to become the next media tycoon after taking over ABS-CBN frequencies. Tapos, saka, President Rodrigo Duterte once told Manny Villar Jr. he would back the campaign supporter, billionaire, and former senator if he ran a second time for president. Sabi rito sa kwento. Villar, the head of the powerful political and business clan, is not seeking any post in the 2022 presidential elections, but through a Malacanang-supported move, he would nevertheless gain a new title, that of media tycoon. Saka, Villar Link Advanced Media Broadcasting System Incorporated, whose 25-year franchise extension was approved in 2019, is taking over the television broadcast frequencies previously held by Lopez-led ABS-CBN Corporation, according to documents from the National Telecommunications Commission, NTC, that were seen by the media. The frequencies were recalled or released to the media. The frequencies were recalled from ABS-CBN after Duterte and his allies in Congress allowed the company's franchise to expire in 2020 in a move that was decried as politically motivated. Possibly, mga kababayan, ito yung rason kung bakit yung mga taga-ABS-CBN na tunugan na siguro. Diba? Sina Ted Filon, si Julius Babaw yung pinaka-latest, nagsipag-talunan na po ng ibang bakod na po sila kasi siyempre may mga assets din sila, may mga contacts na nakabulong siguro sa kanila. Wala na niya pare.
Sa balita niya namin, parang inaplayan na ni Manny Villar. E, barkada yun ng ating Pangulo. O yung franchise niya ninyo pare, o yung frequency niya ninyo pare, hindi na yun maibabalik sa inyo. O, ngayon, ang question, may right ba yung government? Of course, ang may-ari ng frequency po, gobyerno mismo. In the franchise being awarded to qualified, ano, that's the right of the owner. Di ba? So, sino mang qualified na applicant? In this case, isa pa pa, barkada. Yun yung maalis eh. Qualified na, barkada pa. Di mo yun maalis, siyempre. Alangan ba? Walang, ano, kumpa-kumpare. Di man yan po maalis sa politika. Yung number one supporter ng ating Pangulo, si Manny Villar, kaya ngayong anak niya si Mark Villar, ginawang secretary from congressman to secretary ng DPWH, ngayon running for senator under the unit team Bongbong Marcos and Inday. Pero si Bongbong Marcos naman, nagsabi siya na open siya. Kung mag-apply sila, basta okay niya yung ano, approve. Wala na yung frequency. Sabi ko sa inyo, ang buhay talaga parang gulong pala. Gulong ng buhay. Ito yung ano, press release. Ang liliit. Press release. National Telecommunications Commission. Basahin daw natin ito. Ano to? Advanced Media Broadcasting System Incorporated. Ito yung pag-ari ni Manny Villar. In an order promulgated January 5. Ay, matagal na pala to. Ngayon lang re-release, 2022, the NTC granted Advanced Media Broadcasting System Incorporated, EMBS, a provisional authority to install, operate, and maintain a digital television broadcasting system in Metro Manila, Mega Manila, using Channel 16. EMBS was the first applicant for an authority to install, operate, and maintain a digital TV in Metro Manila. As filed on October 2006, under case number 2006-100, EMBS has been waiting for an available digital TV. Tagal na pala. Frequency since 2006, after undergoing a quasi-judicial process which includes notice to all interested affected parties in hearing. Napakahirap pala ng ganitong ano, uri ng negosyo po. EMBS was granted the PA or provisional authority after determination of its legal, technical, and financial qualifications. Prior to the grant of the PA, the NTC sought policy guidance from the DITC, a legal opinion from the DOJ, and the concurrence of the OES. After the technical evaluation of EMBS request for simulcast channel, Channel 2, Channel 2, the paired analog channel in Mega Manila of Digital Channel 16 was temporarily assigned to EMBS. This temporary assignment is for
simulcast purposes only and only until the analog shut off scheduled in 2023 pala. The temporary assignment was granted to ensure service to both analog and digital TV signal users as the country transitions to full digital TV. Ito yung first step, provisional authority muna. And later on, siyempre yung application for franchise. We'll just follow, mga kababayan, permanent dios. May franchise na pala sila. Ngayon, i-assign na yung frequency na dati, mga kababayan, assigned to kung saan sila magbo-broadcast channel to. Okay? Pag-tune in mo sa channel to, pak. Pero may franchise na sila. Tuloy-tuloy na ito. Hanap na lang kayo ng ibang frequency. Di ba? Kung mag-apply kayo at marinyo pa rin yung franchise ninyo. Tingnan na lang natin in the next administration. Di ba? Ganon talaga, sabi nga natin, ang buhay parang gulong ng palad. That's it, mga kababayan. Alam ko naman na napakarami sa inyo ang fans ng ABS-CBN. At anyway, yung ABS-CBN still existing. Nag-migrate siya sa social media. Di ba? Yung sa traditional through channels, yun ang na-disgrasya, mga kababayan. But the service to the Filipino people, ika nga, yung kasama pala rito yung mga EM and FM stations, pati yun dito sa amin, sa nationwide. Tingnan na lang natin kung it will be revived in the coming days or years as the administration changes, mga kababayan. But sabi ko nga, nagbabago yung panahon. In fact, yung traditional media, hindi na nga ang uso eh. Tingnan mo si Tito Boy. Saan siya na gano? Sa YouTube channel. 3 million na yata yung nakapanood sa interview ni Bongbong Marcos. So ganon, nagbabago po ang panahon. Nagbabago ang lahat. Pati the way we report news. The platform that we use. Dati yung ako, alimbawa, I've been in the mainstream. But this time, nakita ninyo yung pagbabago. In fact, sabi ko nga, mga kababayan, pati siguro kayo, tanong ko sa inyo, ilang beses kayong nanonood ng television in a day or in a week? Right now, mga kababayan, yung mga TV sets namin dito, may cable ako rito, binabayaran ko na lang yung cable ko. Pero, hindi na ako nakakapanood. Wala na eh. Lagi na lang dito sa Facebook, sa YouTube. Di ba? Nandito na yung news, ba't magbubukas ka pa ng TV, matatali ka lang doon. Ito yung sa cellphone lang. Anywhere, basta't may internet connection ka. Di ba? So, hindi na. It's a dying industry. Mga kababayan, yung sa traditional, na bago na. Kailan ba ako last na nakapanood? 2 months ago. Medyo natokso rin akong, sabi ko, buksan ko ba? Baka, wala ng servisyo yung cable namin. Nandyan pa rin.